At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-sampung kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naging kaibigan ni Pedro ang kapre. Naliwanagan ang mga tao na di masama ang hangarin ng kapre sa kanila. Kundi gusto niya ng isang kaibigan na makipaglaro sa kanila. Umalis na si Pedro sa lugar na iyon at naiwan siya ng sasakyang patungong Santa Ana. At nagrenta siya ng matutuluya. Nakita niya ang magandang si Aurora at lahat ng kalalakihan noon ay nabibighani sa kanyang kagandahan kahit na si Pedro. Naging magkalapit siya kay Pedro at kinaiinisan yun de na Mariko at Hias dahil sa may kakaibang nararamdaman kay Aurora na di maganda. Kinabukasan ay nagsama si Aurora kay Pedro na magpunta sa bayan pero nag-uo pa rin siya at pinagluto pa siya ni Aurora at Bakit ka pumayag na samahan siya? Papaano na lang kung maiwan ka ng jeep? Babalik naman ako. At wala akong magawa. Promise, babalik ako kaagad. Huwag na kayong galit. Promise talaga, babalik ako. Iwan ko lang. Ang landi ng kasama mo. Alam mo, may balak yan sa'yo, no? Kaya naman. Mabait lang yung tao sa akin. Anong mabait-mabait, Umanda sa akin ang babaeng yan na kumikiringking sa'yo. Halos ipagduldulan ang sarili sa'yo, ah. Kainis, naasa na talaga ako. Sige na, huwag na kayong magalit. Bye. Bye ka yan. Bahala ka sa buhay mo. Pedro, salamat sa pagsama sa akin. Kasi alam mo naman, ayoko na umalis na mag-isa. Wala yun. Para yun lang naman eh. Ah, Pedro, di ba hapon yung biyahe mo? Mananghalian ka muna dito. Ipagluluto kita ng masasarap para di ka magutom sa daan. Ipaghahanda kita. Salamat, ha? Hoy, Pedro! Oh, di ba sabi ko, babalik ako sa inyo agad? But ang ganda naman ng ngiti mo? And let's go na, no? Teka, sandali. Kasi pagluluto ako ni Aurora ng tanghalian, eh. Aurora ka dyan. Aurora ang mukha mo. Uy, ano ba? Teka lang. Eh, saan kayo pupunta, uy? Hoy, pare, sino kausap mo ba dyan? Parang may kausap ka. Ha? Ako? Ay, wala. Wala akong kausap. Ah, kasi naalala ko lang ang pinag-usapan namin ni Aurora.
Pare, bilib na ako sa'yo. Napaamo mo si Aurora. napakasungit kaya yun. Tahimik. Pero ikaw, napaamo mo siya eh. Ah, Pedro, ito na ang pagkain mo. Ah, salamat. Pare, sige. Punta kami dun. Baka magalit ang gusto namin eh, ha? Dito ka na, ha? Ah, Pedro? Ah, sige. Kain ka na. Masarap yan. Ako ang nagluto. Alam ko na malayo ang biyahe mo. Ah, sige na. Kain na. Salamat. Talagang gutom na ako eh. Ah, kain ka lang. Ito, tubig. Baka mawulunan ka. Inom ka ng tubig. Yan o. Tikman mo ito. Salamat. Nagutom ako ha. Teka, ano to? Parang nahihilo ako at inaantok ha. Antok. Alas dos na, mahal na rin na. Di pa rin nagigising. Teka, gagamitin ko ang magic ko sa kanya. Ah, Ay! Namang kainis naman to. Bakit ayaw magising? Ewan ko. Ginamitan ko na din ng kapangyarihan. Pero wala pa din. Alam mo, parang may pinakain o pinainom sa kanya. Hindi siya tinatablan ng aking magic. Naku. Di pa talaga nagigising. Baka naman, natsyogi na siya. Anong natsyogi? Buhay pa yan. Baka may pinakain nga sa kanya na iba. Bakit bigla siyang nahimatay? May ginawa si Aurora. Baka pinainom siya ng pampatulog. Ha? Pampatulog? At bakit naman? Saka na natin isipin yan. Isipin natin kung paano siya magigising. Kung hindi, mahuhuli naman tayo ng jeep. Sakit ng ulo ko. Anong nangyari sa akin? Gising na siya. Pedro, bilis! Magbihis ka na. Mahuli ka na sa biyahe. Anong oras na ba? Naku! Rena, bakit ka nakasimangot? Ayoko nang makausap yan at lapitan. Naiinis ako. Sobra siyang irresponsable. Ay, my queen, di naman niya kasalanan. Kasi nga po, nakatulog siya at nilagyan ng pampatulog ang filinggera na Aurora na yun. Sino bang may gusto na maiinom o makakain yun? Basta, kung umalis yan nang mas maaga, di nakasakay na tayo. Naiinis ako at ayaw ko siyang makita at makausap. Ayaw ko makita ang pagmumukha niyan kasi nanggigigil ako. Ako din pala eh. Ayaw ko na rin siyang makausap. She, Aurora ka dyan? Pedro? Ano ngayon? Pedro, naiwan ka? Oo, naiwan ulit ako. Naku, sorry talaga. Kasalanan ko.
Sinama pa kasi kita sa bayan. Sorry, ha? Ah, okay lang. May bukas pa naman eh. Ah, alam ko na. Total, libre ako ngayon. At saka day off ko bukas, babawi na lang ako sa'yo. Ha? Kasi... Punta ka sa bahay. Ipagluluto kita ng hapunan. Ah, hindi na. Hindi na, Aurora. Sige na. Sige na. Doon ka na lang kumain para makita mo na ang suit ko yung mga binili ko na damit. No way! Hindi ako papayag. Hindi mo siya pwedeng puntahan. Oo, tama siya. Ano naman naman kayo? Ngayon lang naman na hindi ako susugurin at papaluin ng lola ko. Umahad lang pa kayong dalawa. Hindi ko naman kayo ipagpapalit eh. Alam mo, nandito kami para gabayan ka at hindi mapariwara. Ano bang masamang pagdalaw ko sa kanya? Nakikipagkaibigan lang naman sa tao eh. Pedro, mga engkanto kami at hindi kami tanga. Di lang siya basta-basta nakikipagkaibigan sa'yo. Alam ko, may mali at may motibo siya. Inaakit ka niya. Correct. Babae ako, kaya alam ko. At isa pa, garapal siyang kumaringking, no? Excuse me, maputi lang siya, no? Eh, ano naman ang masama? Binata ako. Dalaga siya. Pedro, may mahalaga kang misyon. Baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan ang misyon ko. Nakakasira ba yun kung pupunta ko kina Aurora mamaya? Eh, bakit ba? Kahit na may misyon ako, eh, tutungangan na lang ba ako? Kung wala akong gagawin? Eh, bakit? Di ba yun tama? Anong tama na maghabol ka sa mga babaeng nagkakagusto sa'yo? Sige ka. Pag nagpumilit ka na pumunta doon, masasaktan ako. Talaga, hindi ako nagbibiro. Yung as in, masasaktan talaga. Magsiselos ako. Alam ko na. Alam ko na pala. Ayaw niyo akong makipagkaibigan ka, Aurora. Kasi nagsiselos kayo. Uy, di naman ah. Mukha mo. Huwag kang mayabang, no? Huwag irresponsable. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Basta aalis ako. Buksan nyo naman ito. Sige na. Buksan mo na. Asar naman talaga itong mga to. Killjoy kayo. Bakit wala pa siya? Sabi niya, pupunta siya dito. Nagpaganda ako. Nag-ayos. Pero bakit di siya dumating? Pedro, bakit? Ngayon, ginalit niya ako. Magbabago ako ng anyo. Oo, magbabago ako ng anyo. Nakakain sila. Iniwan ako. Minagic pa yung pintuan. Talagang sinarado nila. Paano kaya ako makakalabas dito? Alam naman natatalon ako. Nakagrills ko siyang bintana. Ah, ito.
Matutulungan mo kaya akong makalabas dito? Aray! Aray ko! Tulungan niyo ako! Ang sakit! Aray! Mahal na rin ha! May nangyayari kay Pedro! Ano gagawin natin? Anong nangyayari sa'yo, Pedro? Kailangan kong magbanyo dahil ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito, aray? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Ang tagal naman niya. Ano kaya kung pasukin natin siya sa loob ng banyo? Ano ka ba? Wala ka bang delikadesa? Para na rin tayong nambuso noon. Ay, ayaw ko din palang pumasok doon kasi mabaho eh. Ang tagal niya, nakakainis. Ah, halika nga, tignan natin sa banyo. Aha! Wala na siya rito! Mahal na rin ah, naisahan niya tayo. Tigas talaga ng ulo niya, mahal na Rena. Ano kaya kung sundan na lang natin siya? Para ano? Para isipin niya na patay tayo sa kanya? Hay nako, lumalaki na ang kanyang ulo. Ayokong manghabol sa kanya. Ikaw naman kasi, kung nagpapakita ka ng pagkagusto, parang nauubusan ka ng lalaki dito sa lupa. Mahal na Rena, di po sa ganun. Alam niyo kasi, naiwan niya itong kwintas ng mutya. Naku, may makakasalubong siya na pang-anib. Naku, anong laban niya? Wala siya dito. Tumakas-takas siya. Di mag-enjoy siya. Ayokong tinatawag tayo na kapareho ng lola niya. Pero, paano yan? Pag pinabayaan natin siya, ay may mangyayari sa kanila ni Landi. Di ano tayo? Nga? Tapos, ayaw sa atin nang sumama ni Pedro kasi nagkakagusto na siya sa babaeng yun. Ayan na naman yung isip mo eh. Nangunguna ka pa. Natutulad ka na sa kanila na magaling magkwento. Sige na nga. Uy, sarili. Tikom mo ang bibig mo ha. Shut up. Saan na kaya si Aurora? Bakit di ko siya makita? Saan na kaya siya? Hahanapin ko siya sa banda doon. Baka andun lang siya at nagtatampo. Baka pinagtataguan niya ako. Hindi bali, nakatagas naman ako doon sa dalawa. Kaya makikita ko rin siya. At tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Napupuntahan ko siya sa bahay. Aurora! Nasaan ka? Aurora! Oh, parang dami ni Aurora yun ah. Baka nang narinig niya ang boses ko, nagtago siya. O ay nagtatampo. Aamuhin ko na lang siya. Magsosorry ako sa kanya. Oo, magsosorry ako. Lalapit ako sa puno na yun. At bimigluin ko siya. At sosurprisahin. Andyan na ako. Talagang di niya akalain na andito ako. Oo, matutuwa siya pag nakikita niya na nandito ako. Makikita ko na naman ang Aurora ko. Ayun, isa, dalawa, tatlo. Aurora! Ano yun? Ito yung damit niya. At ano to? Ha! Ano kaya ang nakita ni Pedro? Magiliw naming tagapakinig,
Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela Mga nagbigay buhay sa ating dula Mayra Abrihal Narnula Susan Malignum Ami Diaz Oscar Ora Robert D. Guzman Jun Cabato Eva Alcoreza Technical Supervision at Musika Oscar Ora Nilapatan ng Tunog Robert D. Guzman Sa Panulat at Direksyon Amos Iglesias Mga Kwento ni Lola Sela Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Bombo Radyo Philippines Bakit wala pa siya? Sabi niya, pupunta siya dito. Nagpaganda ako. Nag-ayos. Pero bakit di siya dumating? Pedro, bakit? Ngayon, ginalit niya ako. Magbabago ako ng anyo. Oo, magbabago ako ng anyo. Nakakain sila. Iniwan ako. Minagic pa yung pintuan. Talagang sinarado nila. Paano kaya ako makakalabas dito? Alam naman natatalon ako. Nakagris ko siyang bintana. Ah, ito. Matutulungan mo kaya akong makalabas dito? Aray! Aray ko! Tulungan niyo ako. Ang sakit! Aray! Mahal na rin ha. May nangyayari kay Pedro. Anong gagawin natin? Anong nangyayari sa'yo, Pedro? Kailangan kong magbanyo dahil ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito, aray? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Ang tagal naman niya. Ano kaya kung pasukin natin siya sa loob ng banyo? Ano ka ba? Wala ka bang delikadesa? Para na rin tayong nambuso noon. Ay, ayaw ko din palang pumasok doon kasi mabaho eh. Ang tagal niya, nakakainis. Ah, halika nga, tignan natin sa banyo. Aha! Wala na siya rito! Mahal na rin ha, naisahan niya tayo. Tigas talaga ng ulo niya, mahal na Rena. Ano kaya kung sundan na lang natin siya? Para ano? Para isipin niya na patay tayo sa kanya? Hay nako, lumalaki na ang kanyang ulo. Ayokong manghabol sa kanya. Ikaw naman kasi, kung nagpapakita ka ng pagkagusto, parang nauubusan ka ng lalaki dito sa lupa. Mahal na Rena, di po sa ganun. Alam niyo kasi, naiwan niya itong kwintas ng mutya. Naku, may makakasalubong siya na pang-anib. Naku, anong laban niya? Wala siya dito.
Tumakas na ka siya. Di mag-enjoy siya. Ayokong tinatawag tayo na kapareho ng lola niya. Pero paano yan? Pag pinabayaan natin siya, ay may mangyayari sa kanila ni Landi. Di ano tayo? Nga nga? Tapos ayaw sa atin nang sumama ni Pedro kasi nagkakagusto na siya sa babaeng yun. Ayan na naman yung isip mo eh. Nangunguna ka pa. Natutulad ka na sa kanila na magaling magkwento. Hmm? Sige na nga. Uy, sarili. Tikom mo ang bibig mo ha. Shut up. Nasaan na kaya si Aurora? Bakit di ko siya makita? Nasaan na kaya siya? Hahanapin ko siya sa banda doon. Baka andun lang siya at nagtatampo. Baka pinagtataguan niya ako. Hindi bali, nakatagas naman ako doon sa dalawa. Kaya makikita ko rin siya. At tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Napupuntahan ko siya sa bahay. Aurora! Nasaan ka? Aurora! Oh, parang damit ni Aurora yun ah. Baka nang narinig niya ang boses ko, nagtago siya. O kaya nagtatampo. Aamuhin ko na lang siya. Magsosorry ako sa kanya. Oo, magsosorry ako. Lalapit ako sa puno na yun. At bimigluin ko siya. At sosurprisahin. Andyan na ako. Talagang di niya karain na andito ako. Oo, matutuwa siya pag nakikita niya na nandito ako. Makikita ko na naman ang Aurora ko. Ayun, isa, dalawa, tatlo. Aurora! Ano yun? Ito yung damit niya. At ano to? Ha! Ano kaya ang nakita ni Pedro? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.